Magkano na kaya ang presyo ng mga bilihin sa palengke ngayon? Yeah, to give us the latest price watch in the market, we have mobile journo Evan Tarinque reporting to us live from Marikina Public Market. Evan, can you give us the price of main agricultural products there? Dapat na ba kami mag-adjust ng budget for next week? Lalo na, Diego, Evan, gusto ko malaman yung ano, red and white onion. Yan. Yes, Diego, Angela. Nandito tayo ngayon. So we're currently here at Marikina Public Market. And earlier, nag-price check tayo kung how much na yung mga agricultural products and kung magkano na, kung dapat na ba mag-adjust yung ating budget tayo yung mga Pilipino. So unang-una kayo na around, yung kinaunan natin tignan is yung prices ng rice. So yung premium rice is around 53 pesos to 62 pesos per kilo. Then yung special rice naman is around 65 to 75 pesos. Kasama na dyan yung malagkit, dinurado, and red rice, and brown rice. Then, chinek na rin namin yung presyo ng mga fishes natin. So, yung lapu-lapu is naglalaro around 540 pesos up to 600 pesos. Yung dalagang bukid naman is nasa 400 pesos per kilo. Yung maya-maya is around 500 to 560 lang naman yung presyo. Yung sa alimasag naman, nasa 240 kalahating kilo and 200 naman yung kalahating kilo ng pusit. And then, pagdating naman sa whole chicken, nasa 150 hanggang 180 naman yung kilo. And pag choice cut naman, nasa 200 pesos. So kahapon is around 140 pesos daw yung chicken natin. So tumaas daw ng 40 pesos based sa nakausap nating sellers. No? Pagdating naman sa kamatis dito, around 140 na yung presyo ng kamatis dito, no, dati. Around 120 lang daw, so around 20 pesos yung itinaas ng kamatis dito. Then yung, pero naagulat, bumaba naman yung presyo ng mga sibuyas na dating 180 raw, ngayon 80 pesos na lang per kilo. Pagdating naman sa bawang, 150 pesos naman yung kilo. Pagdating sa baboy, dating nasa 260 and ngayon nasa 290 naman. And pagdating sa liempo, 300 to 320 naman hanggang 340 yung bentahan. Then, tinek na rin natin yung prices ng eggs, no? Around 9 pesos each yung jumbo. Then, nasa 270 naman yung isang tray neto. Yung small naman, nasa 5 pesos. Then, 150 naman yung pesos. 150 pesos naman yung isang tray. Then, currently, according to sa natanong natin, nagbibenta ng mga eggs, is bumaba daw ng around 15 to 20 pesos yung per crate ng mga itlog. Then, pag yung presyo naman ng mga fishes natin is yung tilapia is around 150, mas mahal ng konti yung bangus na nasa 280, habang yun, then yung sa yun nga pulang sibuyas 80 pesos ang kilo, mas mura nung 10 pesos kumpara dun sa listahan na inilabas ng DA kahapon. Diego, Angela, Evan, nakausap mo ba yung mga nagtitinda diyan ngayon sa palengke dun sa Marikina Public Market kung apektado ba sila doon sa ongoing na online selling ng mga sibuyas na mas mura kumpara sa sibuyas sa palengke? Yes, Angela, as of now, wala pa naman silang concern. Wala pa naman ako narinig na concern regarding that, no? Pero usually, yung mga benta naman nila dito is competitive doon sa market prices na nilabas ng DA. And usually nga, mas mura pa ng around 10 to 20 pesos kung personally ka mamimili dito sa Marikina Public Market. Yun eh. Ito, Yes, Evan, yung mga nakausap mong vendors, natanong mo ba kung napapansin nila na medyo pakonti ng pakonti o dumadami ang mga bumibili ng mga items sa mga parokyano nila? Nagtitipid na ba ang mga tao or ano ang mga mabibentang products sa ngayon? Yes, Diego, kanina nakausap natin yung isang nagtitindahan, isang meat vendor dito, no? Sabi niya, medyo nagmahal lang nga yung presyo, lagi daw nasistakan sila ng mga gamit, no? Ng mga kanilang binibenta, and yun nga, namang problema sila dahil minsan wala daw talagang bumibili, no? So binababaan pa nila lalo yung presyo ng kanilang mga products para lang ma-dispose at maibenta yung kanilang mga binibentang products sa ngayon. Oo nga, kasi I can remember the last two months na talagang bulto-bultong mga kamatis yung nasayang kasi hindi binibenta. Pinamimigay ng libre, tinatapos. Oo, nasayang yun. Pero Evan, ano pa yung mga observation na nakita mo dyan ngayon nung naglilibot-libot ka sa Marikina Public Market?
Yes, Angela, no. As of now, ang pinaka the best na observation natin nakita is yung prices is very competitive doon sa nilabas ng DA na listahan, no. It's around yun ya, around 10 pesos to 10 to 20 pesos yung malaking matitipid ng mga taong mamimili dito. And aside from that, yun ya, katulad nga nung kanina nasabi ko, eh yung ibang nagtitinda or nagsellers dito eh dahil nga wala masyadong bumibili ng kanilang product at napipilitan silang ibaba yung kanilang prices, which means na pwedeng makamura pa yung mga tao or Filipino na nagbabalak mamili ngayon dito. Hey Evan, nasan part ka ng market ngayon? Ano yung nasa likod mo? Okay. Show us so, naman. Diego, yeah. So Diego, ikutin natin. So, oh, ipasyal mo kami na, virtually. Ito, nasa gitna tayo. So pakita natin. So this one, itong part na ito is very vegetable stands, no? Ito, puro vegetables, then may meat products na medyo iilan na lang. Because usually, around morning pa lang, marami nang namimili ng mga food pro, ano, mga gamit dito. Then pag yun naman dito, ito. Ito yung mga, ayun, currently nakikita natin, nag-aayos sila ate ng kanilang mga paninda. No? So ito, kanina dito, ate, pwede ko ba makita ulit yung ating prices? Oh, Evan! Na, Evan! Sa, yes, Diego. Yan, yung eggplant pala gusto ko matanong kasi paborito namin ni Angel yan. Magkano na ba ang eggplant na prices ngayon? Tsaka malalaki ba yan o yung native? Okay. So, ate, tanong ko lang magkano yung presyo ng ating eggplant, no? Yes, ate. 80 per kilo. Okay. 80 pesos per kilo, Diego. So, ito, So Diego, ito yung eggplant nila around 80 pesos per kilo, no? Yes, 80 pesos per kilo, no? Aside from that, yung ate yung bell pepper natin, how much? So yung bell pepper naman, around 300 pesos per kilo. So ito, bell pepper, then parang mas lumiit mura. Ang bell pepper, Ivana, parang lumiit siya ngayon. Yes, Diego, medyo, yun nga, ito. Medyo medium to small size yung mga bell pepper dito. So, as of now, then yung sa green naman, medyo okay rin naman, no? Medyo malaki-laki siya. Medyo malaki-laki yung green. Then sa potato naman natin, medyo goods naman yung potato natin. Malaki yung potato na nabibenta dito so far. Evan, alam ba ng mga vendors natin dyan sa Marikina Public Market na magkakaroon ng pagbaba ng presyo next month? Ready ba sila doon? So, interview. Ate, pwede ka bang ma-interview saglit lang? Pwede ba si Kuya na lang? Ah, sige. Ay, Kuya. Camera shy. Oh. Ah, camera shy. Ah, sige. Sige, ate, tatanong ko lang naman sa'yo if alam mo bang magkakaroon ng bawasan ng presyo next month? Ayaw kanyang harapin. Ang mong pilitin. Baka sumama na ako, Ivan, dahil bababa daw ang presyo, baka eto, malugi sila. Ito si Tatay Tay. Baka taglit lang naman to, Tay. Ano, tatanungin lang naman, alam mo ba na next month magkakaroon ng bawas, magkakaroon ng price, decrease yung mga presyo ng mga gulay natin? Gulay? Pagka maraming supply ng gulay, mababa ang presyo. So alam niyo pa next week meron na. Okay, so may naririnig rinig lang pero hindi pa kayo sure ganun. Depende sa supplier namin. Okay. So depende daw. Diego Angela, depende daw sa supplier nila kung magkano yung itataas o ibababa noong kanilang mga prices. Marami na kasi umaaray ng mga vendors dahil kulang sa papabili puhunan kami papabili kami ng banggit at tuyo, Evan, pang brunch na. Pasalubong pang dagdag dito sa brunch, ha, Evan. All right. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Evan Tarinque, reporting live from Marikina Public Market.